Isang mapagpalang araw sa ating lahat, no? Magagandang umaga, magandang tanghali, o magandang hapon kung anong oras nyo man napapanood itong aking video lesson for today. So, magandang balita, tayo ay nasa ikawalong linggo na ng ating pag-aaral sa Science Grade 3. So, ang ibig sabihin nun, last na lesson na natin ito sa science sa mga bata. Pagkatapos nito, tayo ay pupunta na, no, sa ating fourth grading period, no? Pero bago 'yon, syempre tatapusin muna natin yung isa pang panibagong set ng apat na subject, yung set B ng ating curriculum, no, yung ESP, yung MAPE, yung AP, tsaka MTB. Yan. Pero bago tayo pumunta doon, no, focus muna tayo sa ating aralin for today, which is napaka-basic at alam na alam ninyo, no? Sapagkat ang paksa natin ngayon, mga bata, ay tungkol sa paggamit ng kuryente. Tama, no? Ito ay tungkol sa paggamit ng kuryente. Kaya kung handa ka na, handa na rin ako, tara, magsimula na tayo. Okay. So, gamit ng kuryente. Ayan. So, ulitin ko, no, tayo ay nasa ikawalong linggo na, no, ng ating pag-aaral ng science o ng grade 3 science, no? Ayan. So, ano ba ang mga gamit ng kuryente, no? Ito ba ay, syempre, alam naman natin lahat na ito ay mahalaga, no, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya, wag na nating patagalin, tara. Okay. Pagmasdan ang kabuuan ng inyong bahay. Yan. Tumingin sa kanan, tumingin sa kaliwa, sa harap, sa likod, sa taas, at sa baba. No? Ano-ano yung mga bagay na nakikita ninyo na pinapagana ng kuryente? No? Ano sa palagay mo ang magagawa nito sa buhay natin? Yan. Ano ang ligtas na paraan ng paggamit ng kuryente at iba pang di kuryenteng kagamitan? So, lahat ng yan, no, mga bata, ay ating pag-aaralan ngayon. No? Unang-una sa lahat, ano-ano yung mga bagay na pinapagana ng kuryente na makikita natin sa loob at labas ng ating bahay. Pangalawa, ano yung ligtas na paraan o tamang paraan sa paggamit ng kuryente at iba pang mga di kuryenteng laruan. Laruan ng mga kagamitan, I mean. Yan. So, dito, meron tayong kilala nyo to, di ba? So, ito ay isang, tama kayo, ito ay isang remote control. Ito, naku, alam na alam nyo to kasi lagi itong ginagamit ng mga nanay ninyo, no? So, ito ay washing machine. Yan. Ito naman, gamit ng mga tatay ninyo o ate o kuya kapag nagtatrabaho o nag-aaral, no? Maaaring kayo ay gumagamit din ito, no? Ito ay laptop o computer. Yan. Ito, paborito nating lahat kapag tayo ay nanonood, no? Ito ay TV. At ito naman sa kabila, ito. Yan. Dito tayo nagpapainit ng pagkain, no? Ito ay isang microwave oven, no? So, etong remote, etong washing machine, TV, at laptop, pati na rin yung microwave oven, mga bata, meron silang isang pagkakapareho, no? Ano kaya yung pagkakapareho o common sa kanilang lahat, no? O tama kayo, silang lahat ay pinapagana ng kuryente, no? O lahat sila ay gumagana dahil sa kuryente. At kung walang kuryente, hindi natin sila magagamit. Galing-galing nyo naman. Okay, sa panahon ngayon, mahalaga ang kuryente, no, sapagkat lahat ng bagay ay pinapagana nito. Yan. Actually, parang nakaasa na talaga tayo, no, sa kuryente mula pagising natin. Electric fan, aircon man yan, electric fan, TV, radio, cellphone. So, lahat yan binubuksan natin, no, sa umaga hanggang maggabi, no?
Bukod pa doon, kung nagluluto tayo, gamit ng rice cooker o kaya microwave oven. So, lahat yan, di kuryente, no? Yan. Sa trabaho naman, gumagamit ng computer. So, pati sa transportasyon natin, no? Yung mga tren na yan. So, gumagana yan sa kuryente. Yan. So, napakaraming bagay pa, no? Na gumagana dahil sa kuryente. Tingnan natin to, ha. Sa paggamit ng kuryente, pinapagaan nito ang ating mga gawaing bahay, no? Ginagawa nito ng mas mabilis ang trabaho, lalo na kung abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, no? O gaya na lamang ng washing machine, no? Mga bata, napakalaking tulong ng washing machine sa ating mga nanay, sapagkat kung walang washing machine, mano-mano nilang lalabhan yan, no? O isa-isa yang kukusutin, pipigaan, no? Ganon din naman ng mga computer at printer, no? Kung wala kayong mga computer at printer, naku, kagaya nung panahon namin, no? Isa-isa kami naghahanap ng libro kung saan-saan para makakuha ng impormasyon. At hindi kami makapag-print kasi wala pa namang printer nun. O meron, kaso yung mga mayayaman lang ang meron, no? Kasi napakamahal pa ng mga printer nun, no? Dahil wala kaming printer, sinusulat namin lahat yan, no? Pag may drawing, dino-drawing namin yan. Hindi namin yan dina-download, no? Kaya, yung mga nanay ninyo, mga tatay ninyo, no? Lahat sila magagaling mag-drawing at magagandang magsulat kasi napakarami nilang practice sa pag-drawing at pagsusulat. Ayan. Noon, mano-mano kami lahat. Kaya, bagay, maganda din naman kasi natuto kami kung paano gumawa ng mga ganong klaseng gawain. So ngayon, pinapadali na ng computer o ng mga bagay na dekuryente yung ating pamumuhay. So dito na tayo, ha? Yan, kagaya ng tunog, ang kuryente ay isa ring anyo ng enerhiya, no? Napapagana sa mga kagamitang dekuryente o enerhiya na nagpapagana sa kagamitang dekuryente. Ulitin ko, ha. Ang kuryente ay isang anyo ng enerhiya na nagpapagana sa mga kagamitang dekuryente. Halimbawa ng mga kagamitang pinapagana ng kuryente ay ang television, computer, refrigerator, washing machine, at iba pa. No? So, alam na alam ko naman na alam nyo na yun, no? Pero kung sakali, ito yun, no? Ito yung mga halimbawa, ano, no? Washing machine, yan. Electric pan, malaking tulong sa atin, no? Kasi ang init ngayon. Isipin mo kung buong araw kang magpapaypay, sakit sa kamay. Then, rice cooker, no? Para mabilis maluto yung ating pagkain. And then, yung TV, yan. Itong TV na to, ay isang lumang example ng TV, no? Noong mga panahon ng mga nanay ninyo, tsaka tatay ninyo, ganyan yung TV namin dati. Yan. So, yun yung mga halimbawa ng mga bagay na dekuryente. Yan. O, dito naman tayo sa mga pinagmumulan ng kuryente, no? Ang baterya, o baterya, alam nyo yung battery, no? Ay pinagmumulan din ng kuryente, no? Na ginagamit at inilalagay sa mga bagay para ito ay umilaw, tumunog at gumalaw. Halimbawa ng mga kagamitang pinapagana ng baterya ay ang mga laruang di baterya, flashlight, remote control at iba pa. So ito yun, no? Ito yung mga halimbawa ng mga bagay na kailangan ng baterya para gumana, no? Unang-una, flashlight. No? Napakalaking tulong nito kapag brown out o kailangan pumunta sa madilim na lugar, no? And then syempre, yung orasan, no? Sa likod ng orasan, may lagayan niya ng battery, no? Doon natin nilalagay yung battery. So alam naman natin na ang gamit ng orasan ay para malaman kung ano ang tamang oras. At syempre, paborito ng mga kabataang lalaki, no? At pangarap ko dati nung bata pa ako, ang magkaroon ng laruan na the remote control. Yan. Yung laruan mismo, yung ilalim niya, nilalagyan ng battery. Tapos yung remote control,
mayroon ding battery. So, pareha silang nilalagyan ng battery para sila ay parehong gumana. Yan. Kasi kung walang kuryente o battery, hindi sila gagana. So meron din tayong mga ano no, mga bata no, meron din tayong mga kagamitan na pinapagana ng kuryente mula sa power plant. Yan. So hindi pala naisama dito sa slide no. So yung mga power yung mga kasangkapan na gumagana sa pamamagitan ng power plant, ito yung mga kagamitan na isinasaksak natin no sa bahay. No, sa saksakan para sila ay gumana. Ito nga yung halimbawa nga nito ay yung mga washing machine, electric fan, at TV at rice cooker no. So sila yung kuryente nila ay nagmumula doon sa power plant no, kasi kailangan nito ng malakas na boltahe ng kuryente para sila ay gumana no, kasi kung walang malakas na boltahe ng kuryente, so hindi sila gagana. So yun yung pinapatakbo ng ating gobyerno no, yung pagtatayo ng mga power plant at pamamahala ng power plant upang magkaroon ng kuryente ang bawat bahay ng pamilyang Pilipino. So balik na tayo dito no sa mga debattery. So tapos na tayo diyan. So may mga kagamitan din naman na sabay na pinapagana ng baterya at kuryente. Halimbawa dito yung mga electronic bike. Yan, yung mga e-bike na nakikita natin sa kalsada, no? So, yan ay chinacharge sa gabi. Sinasaksak yan sa outlet para gumana, para ma-charge yung battery. Tapos, pagka na-charge na, yung battery naman ang ginagamit niya, no? Sa pag-andar niya sa buong maghapon. Yung radio, pwede itong di-baterya at pwede ding di-saksak sa kuryente, no? And yung laptop ganoon din, pwedeng hindi nakasaksak kasi meron siyang battery. Pero kung sira yung battery, pwede naman siyang isaksak sa outlet at napakarami pang iba. Yan. So tandaan, ang kuryente ay maaaring makapagpagalaw, makapagpailaw, makapagpainit, makapagpatunog, at makapagpagana ng mga bagay o kagamitang nakakatulong sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alam niyo mga bata no, yung makapagpailaw, malaking bagay na 'yan no, malaking tulong na 'yan sa atin no, sapagkat napakahirap kumilos kapag madilim ang paligid no. So bukod sa nakakagat tayo ng mga lamok, tayo ay madidisgrasya pa no. So yung pagpapainit ng mga pagkain 'yan. So una, nakakakain tayo ng masarap kasi mas masarap naman talaga yung mainit na pagkain, at isa pa, maiiwasan yung pagkapanis ng mga pagkain no. Yung pagpapatunog, yan. Yung mga TV, yung mga radyo, syempre kung hindi yan tutunog, hindi tayo makakakuha ng mahalagang impormasyon na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Ilan lamang yan sa mga nagagawa ng mga bagay na di kuryente. O mga bata, dito na tayo sa ligtas na pamamaraan sa paggamit ng kuryente. Tandaan na, ito ay ligtas na paggamit ng kuryente. Number one, iwasan yung sabay-sabay na pagsasaksak ng kagamitang di kuryente sa iisang extension tulad ng refrigerator, electric kettle, at electric fan. Nakita nyo yung itong picture na to mga bata, nakita nyo ba? Isang extension lang yan, ano? Kawawa naman yung extension dyan, ano? Yan, gawin natin kulay pula para makita ninyo, ano? Okay. Tingnan nyo, ano? Isa lamang tong extension na to, pero ang nakasaksak ay isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Tapos may dinagdag pa sa lang isa pang saksakan, bali siyam. Sa palagay nyo kaya, ano yung pwedeng mangyari no, kapag ganyan yung ating saksakan? Okay. So, ang mangyayari, pwede tayo magkaroon ng
short circuit dahil sa pag-overload ng saksakan, no? O pag sinabi natin short circuit, mga bata, nasusunog yung pinagsasaksakan ng kuryente at ito yung pinagmumula ng sunog o karaniwang pinagmumula ng mga sunog sa bahay. Ayan. Sasabog yan, mga bata, no? So dapat hindi natin paabutin ng ganyan karami yung nakasaksak sa iisang saksakan lang. Okay. So dito tayo, ha. Ayan. O mga bata, iwasan ang paghawak o pagsaksak ng mga kagamitang di kuryente kung basa ang kamay. Ayan. Kagaya niyan, ito, basa yung kamay niya, 'di ba? May sabon-sabon pa. Pero pinipindot na niya, no, yung switch ng ilaw sa banyo. So kapag kaganyan, mga bata, maaari kayong makuryente. At pag nakuryente kayo, maaari kayong maaksidente o kaya kayo ay mamatay. No? So huwag hawak sa mga saksakan at pindutan ng kuryente kapag basa ang kamay. Tatandaan niya na napakahalaga na matandaan niyo yan. No, para sa pangatlo at pang-apat, alisin ang mga electrical plug kung ito ay hindi na ginagamit. No? Kapag tapos na kayo manood ng TV, kapag tapos na kayo mag-charge, kapag tapos na kayo sa laptop, o kung ano man yung ginagamit nyo, yung dekoryenteng gamit, kung kayo ay tapos na, hugutin ito mula dun sa saksakan. No? Ayan. O, ito, importante din. No? Kapag kumikidlat, dahil sa malakas na pag-ulan, hugutin yung mga nakasaksak na television. Ayan. No, hugutin nyo yung plug ng television mula dun sa pagkakasaksak. Sapagkat yung kidlat ay maaaring makasira ng TV, no? Kasi nakakasagap yung TV na, o yung antena, no, ng malakas na kuryente. At again, bukod sa pwedeng masira yung TV ninyo, maaari ding masunog ang inyong bahay. Ayan. Kaya dapat tatandaan yan, ha? Okay. O, dito na tayo sa ating mga gawaing pagkatuto, mga bata. Ayan. Gawaing pagkatuto bilang number 1, suriin ang mga bagay o kagamitan sa ibaba. At lalagyan natin ng check ang kagamitan kung ito ay pinapagana ng kuryente at X naman kung hindi. No? So, sasagutan natin ito sa ating mga notebook. Ayan. So, yun. Pwede nyo na siyang sagutan, mga bata, no? Lagyan nyo ng check kung ito ay di kuryente at X naman kung hindi di kuryente. So, tingnan natin yung mga sagot nyo, ha? Number 1, check yan ay di kuryente. Tama, no? So, yan ay di kuryente, no? So, number 2, di kuryente din yan. Tama, no? Ito ay di kuryente din. Number 3, tama, ang washing machine ay di kuryente din. Number 4, tama, no? Yung ilaw ay di kuryente din. Number 5, tama, yung flashlight ay pinapagana din ng kuryente. So, lahat ng nandyan ay pinapagana ng kuryente. Very good, tama. Kung nakuha nyo lahat ng tamang sagot, very good kayo. No? Kung hindi naman, okay lang yan. No? Practice pa lang tayo. Okay, so dito na po tayo. Ha? Gawain sa pagkatuto bilang 2, suriin ang mga bagay na nakasulat sa talaan at ilagay at lagyan ng check ang angkop na hanay kung saan ito ginagamit o pinapagana. No? So, gagawin ito sa sagutang papel. So, asan yung mga nakasulat na talaan? So, wala dyan. So, ito yun. Yan. So, ito yung mga kagamitan. So, lalagyan doon natin ang check kung saan nang gagaling yung kanyang kuryente. No? Halimbawa, rice cooker. Ito ba ay nagmumula sa battery o baterya o nanggagaling sa power plant? No? So, yan ay nanggagaling sa power
plant. So, ang lalagay nyo ng check ay power plant. Ayan. So, ganyan din ang gagawin nyo sa number 2, remote control. Number 3, radio. No? So, yan. Sige, sagutan nyo muna. Ayan. Number 4, television. Number 5, motor o scooter. Pero mas kilala yan, syempre, ang motor. So, gawain pagkatuto bilang 3, no? Magtala ng mga kagamitan na pinapagana ng kuryente sa unang hanay at isulat naman kung ano yung gamit nito sa ikalawang hanay. No? So, yan. So, ito yun actually. So, dito magsusulat tayo ng kagamitan ng kuryente. So, halimbawa, ay susulat ko ay sabihin na natin rice cooker. No? Sabihin nga rice cooker. So, yan ang sagot ko, rice cooker. So, liliitan ko lang ng konti yung aking sulat para kumasya. Yan. So, kasya na yan. Ay. So, dito isusulat ko rice cooker. No? Ano yung gamit nito? So, ang gamit nito, dito, tayo nagluluto ng kanin. Yan. So, syempre, pagka kayo nagsulat yan, dilitan nyo na lang, no? Para kumasya. Ako ang gagawin ko, lilitan ko yan para siya ay kumasya. Ayan. So, ang sagot, dito ko ilalagay, no? Dito tayo nagluluto ng kanin. So, rice cooker. So, ganyan ang gagawin hanggang makaabot kayo hanggang number 5. No? Ayan. So, dito tayo sa kusunod na gawain. No? Gawain pagkatuto bilang number 4. Tukuyin ang nagagawa ng kuryente sa mga bagay o kagamitan na nasa unang hanay, no? Lagyan ng check ang angkop na hanay. Ayan. So, dun daw sa unang hanay, nandun yung mga kagamitan. Sa mga sumusunod na katabing hanay, ano daw yung nagagawa ng kuryente para dun sa mga kagamitan na yon, no? So, lalagyan natin ng check yung angkop na hanay. Halimbawa, plancha, no? Ayan. So, plancha, ano kaya yan? So, napapagalaw ba ng kuryente yung plancha? Hindi, napapailaw? Oo, may mga plancha na pag sinaksak natin ay mayroong ilaw, no? Pero hindi lahat, ha? Yung iba lang, no? Yan. So, ano pa kaya? Siyempre, no? Ang pinaka-importante, napapainit kasi plancha yan, no? Talaga ang trabaho ng plancha ay magpainit, no? So ganyan din yung gagawin niyo dito, no, sa hanggang sa 5, no. Number 2 radio, number 3 electric pan, number 4 bumbilya, number 5 rice cooker, no. Lalagyan niyo ng check kung paano ito pinapagalaw ng kuryente, no. Ayan. O kung ano yung galaw na inaibibigay ng kuryente sa kanya. At syempre, para sa ating pangwakas na gawain, no? Punan lang natin yung concept map. Concept map ang tawag dito mga bata, no? Dito sa tatlong square na to. Yan. Ano daw yung pinagmula ng kuryente? Dalawa lang naman yun, no? Yan. Tapos dito, batay sa aking napag-aralan, ang kuryente ay blank, blank, blank at blank na mga bagay o kagamitan
no, nakakatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So lahat ng mga kailangan yung isagot diyan ay atin ang nabanggit dun sa kabuuan ng ating pinag-aralan. Ayan. At diyan nagtatapos mga bata, no, yung ating lesson sa science. Sana ay marami kayong natutunan tungkol sa tamang paggamit ng kuryente. Ayan, so pati yung kabutiyang dulot sa atin, no, ng kuryente, no. So uli, kung may katanungan, pwede kayong mag-chat or magtanong sa akin, sasagutin ko po 'yan. No, at hindi na natin patatagalin 'to, no. Manatiling ligtas. Ako po si Teacher Carlo, nagsasabi ng paalam.